Kat and Eva, and thank you so much for tuning in to Holo Holo, your top entertainment and lifestyle show for Asian Pacific Americans, and also the show that aims to spotlight our very own talent and deals with community events. Tito Al Arturo Al Garcia is back to give us the latest with our community events that have to do with People's Core and also JFAB. Welcome back, Tito Al. Magandang hapon, kain na yung bag nga aldaw kata kayo amin, Jay Hawaii, kain amin nga Ilocano, makamu, magsalita nga Ilocano. I totally understand you, Tito. Yeah. I just can't respond. You would laugh at me if I did. But thank you so much for coming back. I know it's been a couple of months. And there's some new projects going on with People's Core, right? Yeah, noong nakaraang Agosto kasi, ipinaliwanag ko yung California Alternate Rates for Energy na nagbibigay ng 30% na tulong. At ngayon, ipapaliwanag ko rin yung apat na programa ng California Public Utilities Commission sa kanilang programang Community Help and Awareness of Natural Gas and Electricity Services o Changes. Mm-hmm. Ang number one na programa nila na papaliwanag ko ngayon yung programang Neighbor to Neighbor. Ang programang ito ay nagbibigay ng $200 na pambayad doon sa mga hindi makabayad. Oh, wow. What are the requirements? Basta, hindi ka makabayad, wala kang trabaho, maaari, so low income. Ka, low income. Uh-huh. Tawag doon sa unang programang yung neighbor to neighbor, pero that's only one time. Mm-hmm. Minsanan lang yan. Okay. Sa paminsan, kung kuna dati Ilocano. And then there's another project also called Medical Baseline, right? Itong Medical Baseline naman, nabanggit ko rin ito nung pumunta ko rito nung Agosto. Ang Medical Baseline ay kung kayo, lalo na yung mga may sakit o matatanda na, senior citizens, ay may mga equipment na ginagamit. Mm-hmm. Halimbawa, yung sa gumagamit ng elektrisidad, halimbawa yung defibrillator para sa puso, okay. Yung siyempre yung air conditioning nyo para mm-hmm. hindi kayo mainitan o iba pa, o kaya yung electric wheelchair. Right. Kaya yan, mga kailangan yan. So it's all based on medical needs. Oo, right? Kaya nga, nagbibigay din sila ng discount. Ibig sabihin, kukwentahin lang ninyo kung magkano nagagastos nyo sa mga equipment na ito. Tutulungan kayo at bibigyan kayo ng discount ng inyong electric company. What's the third project? Yung Energy Saving Assistance Program. Nagbibigay ito ng pre-weatherization services. Mm-hmm. Limbawa, sa loob ng bahay natin, mm-hmm. Kung minsan yung insulation o yung window para hindi makalabas yung makapasok yung init, yeah. At saka makalabas yung air condition. Okay. Ginagawa yan pati sa mga pintuan. Insulation, oh, okay. Yung kaya weatherization yan. Oh. Lalo ngayon, taglamig, kailangan talaga insulated tayo. Right. O kaya naman, pag tiner natin yung heater natin, talaga maganda rin ang ikot ng heater. Right. Para hindi ka masusunog o hindi ka makakahinga sa loob. Kaya tawag doon, weatherization. What about the lihip? Ang lihip naman, nagbibigay ng cash para makabayad yung mga sa low income yan. Okay. Low Income Home Energy Assistance Program. Katulad din ng weatherization, tumutulong din na ayusin ang pamamahay natin para sa mga pagbabago ng kalikasan o ng panahon. Katulad ngayon, taglamig na. Right, it's getting colder. Yeah. Colder for Southern California. So we could take advantage of all of these four projects. How do we get help? People's Core can help us? Yeah, ang kinakailangan lang, unang-una, ang hinihiling lang namin, una, ipadala nyo yung inyong bill sa amin para alam namin kung paano kayo matutulungan. Mm-hmm. Unang-una na makikita natin kung magkano sinisingil sa inyo. Switching gears, because you're also the national coordinator for JFAB, there's a new news, community update that you want to talk about. Pumunta kami, gusto lang namin magbigay linaw uli. Nung July 15, nagpalabas ng direktiba o executive order ang Presidente President Obama, he called it
streamlining and modernizing the U.S. visa system of 2015. Right, I remember you mentioned that the last time you're here. So what's the update? Doon sa number one doon, sa directive, binigyan ng parole ang lahat ng veterano ng Pilipino, World War II veterans. Right. Siguro may naiiwan pa mga 25,000 to 28,000 na veterano dito at sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero mas nakikinabang yung mga veterano na nandito sa Amerika. Diyan sa Hawaii, sa Alaska, kasi meron pa siguro naiiwan na mga around 11,000 na veterans. Pwede na ninyong i-petition yung mga anak nyo no matter what their age are, and it will be an expedited process. Uh-huh. Tapos, ang ikalawang maganda rito, kahit namatay na yung veterano, you can revive. Right. You can refile the petition. I remember nung, that, yeah. Pangatlo, because this is a temporary program. Mm-hmm. Nililinaw namin, bibigyan kayo ng visa para mag temporary stay dito. Yeah. Lalo na yung mga nakikinig sa inaabot ng programa natin sa Pilipinas, kasi marami nag-i-email sa amin, ano raw ang dapat gawin. Tapos pang-apat, bibigyan kayo ng work visa. Okay. Kaya temporary visa, work visa. Yeah. Pwede kayong makapag-stay dito. And for more info and for help, they can just head to the JFAB website. Yeah, too, right? Punta kayo sa website. Mm-hmm. And speaking of veterans, we can support because there's a rally, there's a parade happening. When is that? It will be the 15th year that we are marching at Hollywood, Hollywood and Highland on November 11. Yes. The march will start at 11 o'clock, and we will pass by the CNN building, and we'll have the rally at the Chinese Man Theater, and this will be our fourth time to march and protest. Okay. The what we call the non-recognition of our veterans as American veterans. Right. So all we have to do is head to the website. There'll be all the information. Anyone can be a part of the parade. If anybody wants any help regarding People's Core and their Changes Project, all we have to do is go to peoplescore.net's website. Thank you so much, Tito. And I also want to plug another event on November 1st. Uh-huh. We will have a fundraising for JPUB, and it will be done at the Kapistahan Grill in historic Filipino town from 5 o'clock to 7 p.m. And it will be sponsored by the Kabataan Makabayan and the Sunday Jam. Thank you so much, Tito Al. Always a pleasure having you here, updating us and giving us all this information regarding JFAB and People's Core. Yeah, maraming salamat at naimbag nga aldaw manin na kailayaman singka. Diyos tiyag nina. Thank you. Again, for more information on any of the topics that we talked about today, you can head to either People's Core's website, which is on your screen, or JFAB's website. We'll be back.